Hello everyone, welcome back to my channel. So nagbabalik ang inyong lingkod for another reaction video. At ang re-reaction na natin, syempre guys, ang upload ni Kalingap JJ, kung saan guys, mga kasulid, EDSI, Solid Team Kalingap ay in-interview ni Kalingap JJ si Kalingap Edu. So umpisahan na natin ito mga kasulid. Yan. Syempre bago ko umpisahan, please like and share and subscribe sa akin channel. Siyempre, subscribe yun na rin, Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang at Edna, sa lahat ng kanilang kasamahang Kalingap vloggers, mga K-boys. Siyempre, ang may-ari ng videong ito na si Kalingap JJ. Yan. So, umpisahan na natin, guys. Wala po yan. Yan, guys. So, ang question. What's the secret ng, ano daw yung secret ng EDSI? Bakit sobrang umahaba yung sarili? Parang ganyan, parang putahe lang yun, yung mga secret ingredients, kaya mas binabalik-balikan. Ba't ganyan? Ba't kuya Eds? May Nord Cubes ba yan? Parang kalinga, malalagang dating. Grabe. Parang dating kapag gano'n, parang ang sarap panoorin pagka makikita nyo naman sa body language mo. Tama. Kitang-kita namin, Kalingap Edu, pati sa actingan nyo, no? Grabe. Napaka sobrang, ano talaga, nakakakilig. Kaya nga, yun ang tinatawag na magic sarap. Yan ang magic sarap sa EDSI, no? Yung kanilang body language, kumbaga ay actions speaks louder than words. Yun yun, mga kasulid. And tuloy natin. Makikita. Magaling umacting kapag ka. Ibig sabihin, magaling kayo mag-acting kaya binabalik-balikan ng viewers at mahal na mahal kayo. Hindi yung konting chemistry, grabe ng chemistry. Hindi lang konting chemistry, grabe namang konting chemistry yan. More than, ayan, maano ang chemistry nyo, malakas. Para sa akin, ewan ko lang sa ibang viewers, no? Ayan, so tuloy natin. As in, kaya ganun. Iniisihan mo lang. Wow! Ibig sabihin, may natago ka pang ano, agimat. Ilabas mo na yung tinatago mong agimat, Kalingap Edu. Para sa next vlog, episode 36. At mukhang abangan nyo, no? Ayan, tuloy natin. Tinatago ang agimat. Bawal, sa inyo lang yun, sa inyo lang. Wow! Ng EDSI, sa inyo lang yung EDSI. Grabe. May tinatagong secret. Ito ko yung sunod. Ano bang ano? May tinatago ka palang sikreto ah. Sikreto or putahe. Pampaspicy sa vlog ng EDSI. Ayan, malalaman at malalaman din namin yan. Ano yung favorite part ng ano niyo ng favorite ng serye niyo? Serye? Oo. Yung tambalan niyo, ano yung magandang ano? Tumatak sa akin. Oo. Yung favorite na ano? Kaya maganda po yung reaction nila. Pero naglalakad. Oo. Naglalakad serye doon sa galing. Wow! Episode 9 yun, Kalingap Edu. Yung sa episode 9, ayan. Ay, galing siya sa school. Yun yung pinaka-favorite mo. Grabe. Yung pinanood ko yun, parang iba yung dating eh. Parang kahit ako, kinilig ako sa sarili ko. Eh. Grabe, kinilig ko sa sarili ko. Sabi na nga. Ay, grabe yan. Nanonood ka pala, pinapanood mo pala ang sarili mo. Ay, talagang mai-inlove ka. Kinilig ko sa sarili.
garang yan, guys. Grabe, kinikilig ko sa sarili niyo. Ang bira yan. Ay, naka-holding hands ba kayo dyan? Yung parang yung ano, bagay yung parang... Oh, holding hands ka noon. Nagpunta ka niya sa likod ng bahay. Oh, ikukwento pa natin. Pumunta ka ng, sa likod ng bahay nila Bibi Biance sa may malapit sa dagat. Nagkwentuhan pa kayo dun. Na? Ah, kulitan ng... Hindi pa yung dating dun, parang... casual lang, normal. Sobrang ano ba? Parang ganda ng ano, usapan nyo. Parang normal lang. Ah, ibig sabihin, normal conversation na sobrang sweet yung impact. Grabe. Panoorin nyo yun, guys. Panoorin nyo, recommended yun. Recommended yun? Part ano ba yun? Part 5 yata yun. Part 5? Ash, part 5 daw. Pati part 5 recommended na din. Oh. Episode 9 yun, yung naglalakad sila na magkasabay na kumbaga ay nakita nila si Bebe Biance sa daan. No? Ayan. Or 6. Grabe, yung parang pinaka-favorite mo, ano? Na scene na inyo. Grabe. Film ba? Na-fall na. Yung isa sa inyo. Ako po, isa rin po yan. Ikaw yata, Kalinga Pedo ang na-fall. Hindi si Bibi Biance. O parehas kayo. You are falling in love. Ah! Mahirap mag-judge. Hindi rin po yan. Pero, pero feeling ko... Mahirap daw mag-judge. Pero feeling niya... Ayan, oh, iniisip niya ang kanyang feelings. Wow, 50% na daw na falling. Malapit na, kalahati na pala eh. Grabe. So, anong naman latest part niyo? Part 35 na, guys. Part 35 na, Luds. Kaling up, GJ. 35 ang series. So, kapag nag-part 70, 100 na. Oh, super early. Pag part 70 na daw, 100% na falling in love with each other. Yeah, grabe yan. Grabe, pero hindi yung pang-vlog lang, pang-legit na yun. Hindi na lang daw pang-vlog, legit na daw. Sabi ni Kalinga Pedro at DJ. Yeah, grabe yan. Ibang klase na yun. Grabe guys, iba. Ngayon lang po yan maririnig ha. Guys, dito lang yung maririnig yung mga sagutan ni Habi Bear niya. Diyan lang daw niya naririnig yung mga sagot sa tanong ni Kalingap JJ kay Hubby Kalingap Edu. So naririnig natin yung live ni Ate Ed na ano, naka-live na may nanonood. Ayan. Diba kung saan, grabe po. May ano pala, may possibility na ano. Ayan na naman. Ayan na naman yung ano. Yung mayari, yun eh. Yung manirisab ni Kalingap Edu. Ito. Ang mannerism. Grabe ang mannerism. Tingnan. Na maging... Yung gusto niyong mangyari, yun eh. Yun eh. Yung gusto niyong mangyari, guys, pwede na yun. Kaya mamaya, sa... Ito ko yung Edge. Ano yung unang bagay na naiisip mo kapag nakikita mo si Biance? Bagay or... Ay, ano kaya? Anong bagay daw ang naiisip mo, Kalinga Pedro? Sa tuwing nakikita mo si Bebe Biance, sa tuwing nakikita. Ayan, o. Basta, ano? Nakikita ko si Biance, kung nakikita ko parang ano eh. Yung ano niya. Okay, wait lang. Lakasan natin. Lakas na pala. Ano daw nakikita mo? Dali. Ayan. Ano niya? Uy, may dimple ka din pala ha. Ayan, oh.
Kitang-kita ang dimple niya. Sabi ganun. Yung ang ngiti niya ba? Yung ngiti. Saka yung mata niya. Ay! Na parang ang kinikiliti. Aray ko. Yung mata daw ni Baby Beyonce pag nakangiti at oo nga, para daw siyang kinikiliti. Yeah, iba na yan, Kalinga Pedro. Pag kinikiliti, iba na yan. Grabe siya. Ulitin natin sinabi. Yeah. Ay, grabe. Na parang... Yung mata daw, yung mata ulit. Yung mga ngiti niya ba? Yung ngiti. Saka yung mata niya. Ay, grabe. Na parang... Parang akong kinikiliti. Grabe yung hiniting sa mga mata niya. Sinira yan. Grabe naman niya. Parang ito mo lang ito rin. Ito lang ba na kinilig naman? Ala, kinilig pa rin si Kuya Ato ah. Kuya Ato ah. Oo, nasa na? Oo, oo. Grabe naman niya. Parang talaga? Grabe ka pala. Kaya minsan kapag tumatawa siya, minsan yung mga talaga, kahit hindi naman ako natatawa, nadadala na lang ako. Dari sa mata niya? Oo. Grabe. Iba pala yung hintap ng mata. Iba lang naman yung... Inimuestra pa. Inimuestra. Ayan o. Ginanon pa talaga, inimuestra pa. Oo. Ano yan? Oh, yung mga ginagawa ni Bibi Beyonce, oh, talagang ini-imagine pa ay. Ay, grabe siya. Grabe. Yan. Dari sa mata niya. Oo, oh, grabe. Iba pala yung hintap ng mata. Iba lang nalaman ko yung tingin ni Toledo na nakakiliti. Ang pinira. Si Beyonce, yung tingin daw ni Beyonce, kapag tumitingin daw sa kanya, grabe daw. Para siyang kinikilig kahit hindi naman. Sumigit na yung mata niya, yakin na lang. Hindi ba lang, ganun pag nakangiti, yun ang artery. Singkit na masyado sa kaba pa ng pilit mata. Kaya pala naglalak. Oh, may twinkles siya dito. Ah, yun, yung twinkles daw dito sa may ganito. Yun, lagi ko nakikita yung dimple niyang dalawa, kabilaan. Ang cute. Yun daw. Sabi naman ni Kuya Ato, naglalak na yung ano, yung ngiti. Pag nangiti daw si Baby Beyonce. Tapos yung mata ni Baby Beyonce, oh, nagiging singkit na siya. Pagka nangiti, oh, ayan, oh, minimuestra pa talaga ni Kalinga Pedro. Oh. Oh. Sa kaba pa ng pilit mata, hindi na... Kaya pa naman naglalak. Naglalak. Oh, may crinkles siya dito. Oh. Grabe, no? So, yun. Grabe, Ned. Kalinga Pedro, kakaiba na yan. In lababo na talaga ito si Kalinga Pedro, guys. Grabe siya. Grabe guys, grabe naman po yun. Kakaiba pa lang ano, ang impact ni Beyonce kay Kuya Ed. Grabe. Yung pinaka, ano yung pinaka best yung about kay Beyonce na alam mo ngayon? Ano yung best part sa kanya? Yun. Wow, ano kaya ang best part kay Baby Beyonce? Ayun ang tanong ni Kalinga JJ, guys. So, tuloy natin. Best part sa kanya is yung kanyang pagiging ano. Ano yung bata ngayon eh. Maalalahanin. Grabe. Maalalahanin, thoughtful. Grabe, maalalahanin pala si Baby Beyonce. Kaya pala, nung nakaraan, nung nagla-live si Kalinga Pedro at nandun si Baby Beyonce sa live ni Kalinga Pedro, ang sabi niya, kain na po. No? Ayun, no? Kain na po. Pagkasabi ni Baby Beyonce, pinatay na ni Kalinga Pedro yung live niya. Mag-end na tayo at kakain na daw. O, diba?
Natatandaan nyo yun, guys. So, yung kanyang pagiging ano, maging yung bata ngayon eh. Maalalahanin. Ay, grabe. Oh, may maalalahanin to. May bata nga dun. Ayan. Maalalahanin daw. Ayan. Oo nga. Yan, ang baby Beyonce mabait. Dahil maalalahanin siya kay Kalinga Pedro. Grabe. So, kung baga ay malambing. Yan, no? Maalalahanin. Ay, grabe. Maalalahanin, thoughtful. Ba't lagi ka ba niyang naalala? Oo, lagi yung naalala. Ay, grabe. Lagi na-chat dati. Oo, lagi na-chat. Ngayon, hindi siya nag-chat. Wala siyang CP. Kawawa naman si Baby Beyonce, no? Ayan. Naalala ko yung na-booking ka niyang ano, nag-voice message siya ng kanta sa'yo. Ah, actually pala, meron na pala ang CP ngayon si Baby Beyonce. Ha? Kasi ibinilhan ni Javi. Kinakanta siya? Kinakanta. Grabe, kinakantahan ka pala ni Beyonce. Napatuloy ako. Grabe, ang sweet naman ni Baby Beyonce. Pinapatulog siya habang kinakantahan. Kumbaga, kinakantahan ni Baby Beyonce ng pampatulog si Kalinga Pedro. Parang ikaw tuloy ang baby niya. Ay, grabe na yan. Pinapatulog. Ano yung kanta na tinakanta niya sa'yo? Ibang kinanta mo. Yung Closer You and I ba yun? Oo nga, anong kanta daw yun, Kalinga Pedro, para alam din namin, di ba? Ay, grabe. Anong kanta yun? May mga untitled. I believe. Basta, yata namin sa episode 10 yata eh. Oo. Oh. Yung naadun sa ano. Anong kanta ba yun? Banting yung lyrics. Ah, ha, yun. Ay, hindi ko ginalong yun. I believe nga, I believe. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng... Ibig sabihin, nasabi na ni Baby Beyonce yung I love you sa'yo. Mismo sa CP mo. Kapag nag-video call kayo, Kalinga Pedro. Binigyan mo ng pag-asa. At ako ang magsasabi na I love you. Ah, ako na nagdugtong. Ayun. I believe. I believe. Iba naman yun, I believe I can fly. Kalinga Pedro. Ayan, tuloy natin. Ayun yun. Sabaya sa episode na maganda. Grabe. Yun pala yung kinakanta niya sa'yo kapag gusto mong matulog na. Pampatulog niya pala yun. Grabe. Ay, bilib daw pala po yun by Jimmy Bondok. Siguro dahil kaya nakakatulog si Kalinga Pedro dahil dun sa I love you dun. Ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Yun eh. No? Kalinga Pedro. Ano ko yung ano? Ito na last question, bago tayo mag-fast talk. Ano ba yung pinaka-goal talaga ng EDC? Ng EDC? Oo, ng sarili ng EDC. Ano yung pinaka-goal? Siyempre, una sa lahat is mabigyan ng ano, ng konting ano, ng tuwa at siyempre mabawasan yung ano, lungkot ng mga fans natin. Lalo na yung mga tagay ng pansa na, okay. Na isa lang, solo-solo lang sa buhay doon. Tapos siyempre malungkot din naman sila doon. Kaya yung iba, sabi sila na ano, ay sana ang ganda ng mga ano, yung mga ganyang serye kasi nakakatulong sa amin. Oh, tama, sa OFW lalo na, no?
pampawala ng kanilang stress sa ibang bansa, sa kanilang mga iniisip, no? Siyempre, ang mga OFW, ang problema ng mga yan, yung ano, homesick, at saka siyempre ang pamilya nila minsan, no? Nagkakaroon ng problem, ayan, nag-ano lang sila, nanonood ng mga serye-serye, at doon sila, kumbaga, naaaliw, no? Nawawala yung kanilang mga problema. Ayan, pero sa EDC, ayan, doon, no? Yun ang kanilang, kumbaga, vitamins. EDC, yeah. Sa gusto ko kasi, siyempre, nakakating ka depression. Grabe. Ang pangalawa is, siyempre, ang goal ng EDC is maging mas maging close. Mas maging close kayo. Ba't di pa ba kayo close? Ang goal daw ng EDC ay maging close sila, yung as in close na ba Kalinga Pedro. Pero ang tingin naman namin sa inyo eh close na kayo eh. Grabe. Ay, ano din pala yun, way din pala yun para maging ano kayo, getting to know na mas malalim pa. Oo, tama. Grabe. So matutuwa talaga ang viewers mo, ang viewers at fan ng ano, ng EDC community kasi ano, grabe. Isa din pala sa goal, hindi lang pala pakiligin at pawalan yung stress nyo guys, para din pala malaman nyo naman yun, patutunguhan. Oo, oh, tama. Yung maging close sila ang dalawa at alam nyo na siguro, no? Siyempre, ang susunod doon ay maging sila na. Ayan. Grabe, matutunguhan. Oo. Patutunguhan sa grabe. Sino pala ang pinakagulo? So, anong masasabi mo, kuya? Kapag yung mga bashers nyo, patuloy kayong ano, binabatikos kasi kesyo ganito, ang tagal, ganyan, parang ang bagal. Tama, sanay na yan si Kalinga Pedro, normal na lang yan sa kanya. Yung mga bashers dyan. Oo, tama naman, matagal na siya nasa social media. Nasa 300k subscriber na nga eh. Kaya malamang, sanay na yan sa basher. No? Ayan. Natatagalan. Matagal ang proseso. Hindi naman gano'n padali. Mas bumagkaan sa isa-isa. Wala na tayong magagawa. Sa kanya dito. Tama. May problema na yung basher na yan sa, kumbaga, binubuhos sa EDC. Ayan, yung problema niya sa bahay nila, dito niya binubuhos, binabas niya ang EDC. Siguro dati, bitter yan, no, mga ganon, mga hiwalay sa, nahiwalay sa mga, ayan, yung mga ano nila, karelasyon. Kaya, na, pag may makikitang masayang couples, o kaya love team, ay binabash. Ganon yung mga tao na yun. At nagiging ano na sila, toxic din pag minsan, ano. And so, dapat hindi na yun papansinin. Kasi, nakakawalang gana nga pag pinapansin ang mga basher. Ayan. So, ito na ba ang past talk? Susunod na ba ang past talk, Kalingap JJ? Like, kung ano talaga yung pinakagawin nyo, dyan lang kayo nakafocus. Kung ano yung objectives ng EDC, yun lang guys. Wala silang ano. Basta, ang pinakamagandang sagot dun guys, may patutunguhan. May patutunguhan po ang EDC ng bihira. Talagang magugulat po talaga kayo guys. May patutunguhan din ang lamel guys. May patutunguhan ang lamel guys. Tulog po tulog si lamel. Tulog pang lamel guys. May patutunguhan din po sila sa future. Ito kaya it's fast talk. Ayan na.
Ang patutunguhan ng EDSA sa future, alam nyo na yon, ano? Uy, umulan. So, ito na, ang pastok. Fish or pig? 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 Oh, pig guys. Grabe. Natanong mo ba yan? Malis siya sa baboy. Malis siya sa baboy. Flowers or chocolate? Ano? Flowers. Flowers? Vitamin E or vitamin V? Vitamin V? Mas ano, mas... Mas leto. Mas kumulo. Kay vitamin V daw. Vitamin Beyonce. Kasi mas kompleto kaysa letter E. Leto sa... Grabe, multivitamins pala yun. Multivitamins pala yun. Shoutout kay Justin. Morning date or dinner date? Dinner date. Sunset or evening? Evening. Oh, grabe. Church wedding or beach wedding? Church wedding? Grabe. Church wedding! Ah, abangan namin yan, Kalinga Pedro. Ah. Grabe. Grabe naman. Kailangan ipagpasa Diyos yan. Tama. Patiently waiting or impatiently waiting? Mayroon yun. Patiently waiting? Ay, grabe yun guys. Yan na, pinig nyo na guys. Patiently waiting kasi talagang maghihintay si Kalinga Pedro. Kaya yun ang kanyang sagot. Ay, grabe. Grabe. Ito, huli na, katanungan. Kasi tapos na talaga. Sino madalas magselos sa inyo? Grabe sa yun guys, Hindi ka na selos. Bibi Beyonce daw ang naselos. Bakit ba? Bakit nga ba nagsiselos na si Bibi Beyonce? Kalinga Pedro, mayroon na ba? Mayroon na ba kaming hindi pa nalalaman? O alam na namin yun? Ayan, tuloy natin. Ako matindi. Sa akong stoic. Grabe ko sa iyo na ganyan. Kaya pala. Kaya laging nag-chat-chat. Kaya pala daw laging nag-chat-chat. Alam na natin yan. Yun ang dahilan. Ngayon guys, din nagtatapos ang ating interview. Pero sa part 2, kung gusto niyo po ng part 2, comment below po dyan sa mga questions niyo. Questions na regarding sa kanila, guys. Ayan guys, maraming salamat. And ayan, in that seat while driving po pa uwi. So, kung gusto niyo daw ng part 2, no? Comment lang kayo guys sa video vlog ni Kalinga JJ. Siyempre, support nyo na rin ang kanyang channel, guys. So, hanggang dyan na lang, no? Hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Nakakatuwa naman yan. Na hot seat ulit si Kalinga Pedro at, ayan, napastok pa. So, no, ayan. So, sana naman ay nagustuhan nyo ang ating reaction video. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe. Siyempre, support and subscribe Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, sa lahat ng kanilang kasamahang Kalinga Vloggers, no, ang mga KRT Boys. Siyempre, ang BSM Boys, at sa lahat ng kanilang kasamahang small Kalinga Vloggers. Bye po. God bless. At siyempre, huwag niyong kakalimutan, supportahan at subscribe. Siyempre, ang may-ari ng video ito na si Kalinga JJ. Bye po.